for our game 2 action ng GXR versus Team D. Pero anyways mga Sem, nagsama yung dalawang maingay dito sa tabi ko eh. Nagsisigawan, magkalapit na sila. Ang galing ni Luigi at ni Darkstar. Ang galing. Ay hindi, kasi mukha na silang dalawa eh. Si Dan tsaka si Luigi. Si Dan, oo. Totoo. Para yung maraming say. Char. Ayan, nako po. Nihayari na ni KJ oh. Joke ano lang. Ano po masasabi mo kay Darkstar KJ pala? 10 seconds. Mabait naman. May amats lang. May amats lang. Oo, okay. May amats. May toyo. Charot, joke lang. Pero hey, natatawa lang. Wala kang toyo. Suka lang, suka. May asim pa. May asim pa. Okay. Pero tignan natin kung may asim pa nga ang GXR dito. Kasi syempre, kailangan nilang maipanalo to. Dahil pag nanalo ang Team D with a 2-0, aangat sila. Mm-hmm. Na nagkakamali. Magiging 5-3. Tapos magiging second. MTG bababa. Doon may laban pa naman yun right after this one. So, mamaya pa natin makikita kung ano talaga magiging position nila dito sa ating group. Pero yep. Anong tingin mo dito ngayon sa draft ng ating game, KJ? So far, maganda. Etong DK na pick, hindi na sila nag-continue ng Axe. Diba? Kung kanina, Hoodwink Axe for Team D. Ngayon naman, Dragon Knight yung kinuha nila. Which is good, kasi yung Dragon Knight kasi sobrang flex pick niya. Pwede siyang itapat kay Puck, pwede din siya maging offlane ng Team D. So, gustong-gusto ko yung hero so far ng Team D. Ganon din for Galaxy Racer. Meron silang Puck, which is sobrang reliable in terms of team fight, rotations, and then pang-control na din with that Aghanim Scepter. Galaxy Razor, ooh! Undying! Eto maganda din to. Kung possible na magiging Dragonite offlane to, hirap. Maganda si Undying. Oo, mahirapan. Ay, si DK, Dragonite. Oo. Kasi syempre, yung strength si Dragonite, and yun talaga yung puhunan ng Undying, di ba? Oo, nakawan ka. Nakawan ka ng strength. Diba? So, goods, mga kaibigan, pero we don't know yet what's about to happen since GXR, they have a great laning nung game 1. And tingin ko talaga yung draft lang yung naging problem, walang tutulong sa isang lifestealer. Nakakalaban sila, but then again, kinakapos eh. Diba? Andun talaga makikita at makikita mo yung butas ng draft nila. But this time around, Undying will be one to dive together with Puck and possible kuha ulit sila ng isang makunat para pwede na. This time, pwede na talaga sila mambarubal. Saka yung iniisip ko nga din dito, Team D, parang is it possible na maging Hoodwink position 5? Kasi sobrang versatile pa neto eh. Luna can be 4, can be mid, pantapat sa Puck. Pero, kasi kapag Lina, yung tinapat nila sa Puck, mahihirapan si DK sa may top lane. Kasi andayin yung katapat nila. Pero possible pa rin naman. Pwede din Lina na 4 and then DK as mid para pantapat kay Puck. Yun yung mga possible na magandang scenario for Team D. Or if they're confident enough na hindi mabubully out si DK sa may, sa may top lane, pwede pa rin naman i-offline si DK together with the Hoodwink and then Lina mid. It's diba? So possible. Mm-mm. So, ang daming senaryong pwedeng mangyari for Team D. So, now, makikita natin yan sa fourth pick ng Team D. Ang kulang sa kanila would be a possible Krinko. And then, Terry. So, Terrorblade, maganda. Luna din would be nice. Wala masyadong pang ano sa illusion. No, kailangan nila ng pang basag ng Tombstone and then no Phoenix Egg. Kaya Lina is a really good hero right here with that Fiery Soul. Ayun din. Malaking tulong yun. Saka Luna. Maganda for Team D. Yung Moonglaves niya, dadaanan lang yung ano eh. Mm-hmm. Yung Tombstone eh, if ever. Diba? So, okay. Yeah, Ursa. Okay. Isa din yan na merong Fury Swipes? Kasi, yung second skill niya. Oo, totoo. Tsaka ito ah, kung iisipin mo yung Galaxy Racer dito, ideal for them na kumuha ng makunat at mapasok. Mm-hmm. Which is
ang weakness ay Ursa. Mm-hmm. Diba? Ganda. Gandang basa by Team D. And Ursa against Spectre, kayang lumaban ni Ursa mas maaga. Tampalan, oo. Kahit sutukan sila ng Spectre eh. Kasi bumabakat din yung right click ni Ursa kay Spectre. Kung sabihin natin, okay, may Desolate ka Spectre, meron naman akong Fury Swipe, sabi ni Ursa. Diba? Depende na lang talaga yan sa magiging item choice ng dalawang heroes na to. At the same time, kung sino yung matitira sa teamfight. Dahil so far, maganda yung heroes ng Galaxy Racer sa teamfight talaga. Malilito kaya, ang daming pamigil. Kunwari, gusto mong patayin or patayin si Phoenix, yung itlog. Pero sinong uunahin mo? Yung itlog o yung tombstone? Sobrang annoying, di ba? Pero nasagutan naman yun ng Team D. Meron silang Ursa, meron silang Lina. So either way, silang dalawa, okay. Pili na lang kayo kung sinong una natin babasagin, guys. Kasi mabilis to tumira yung dalawang heroes na to eh. Samahan mo pa ng hoodwink ang DK na pwedeng maging long range si DK later on sa laban at tatagal sa teamfight. True, true. Pero let's see what will be the story dito nga sa ating game na ito. 10 seconds remaining. Mahirap eh, mahirap talaga kung sakali. Diba? So, let's just see what will be the story between these two guys. Pero, Pugnaban? Siguro ano, favorite hero ng GXR talaga yung Pugna, ano? Tsaka dito mas maganda yung Pugna. This is Ursa. Dito talaga, bagay na bagay si Pugna. Pero ang maganda kasi kay Ursa is pwede niya lang i-dispel yung Dekre. Kasi meron siyang pwede siyang mag-aga ng shard. Or isa din siya sa natural carrier ng Nullifier. So, pero still a good ban. Binan out talaga nila yung any hero na kaya magpahirap sa buhay ng Ursa early stage of the game. That would be Venomancer and this Pugna. Viper would be nice for Galaxy Racer as they're off late. Kaso, yun ulit ang magiging problema. Wala silang magiging frontliner. So, maybe a frontliner for them. Mars? Or ayaw ni Mizu ng Mars? Ano pa pang ginagamit niyang offlane? Pangolier. Nakita ko na siya mag-Pangolier yesterday. Ay, speaking of Viper. Viper. Okay. Ano kayo magiging lane ni Viper dito? Do we see Hoodwink as position 5 and then Viper mid? Or Viper off lane, DK mid? Tapos Lina 4. 10 oh no. Parang maganda din kasi si Viper up against Spectre eh. Post-fight Viper. Post-fight Viper tingin mo dito? Post-fight. Possible naman. Diba? Kasi Hoodwink, pwede siyang E4. Wait. Doon humirap yun. Ayun, Darkseer. Isa din yung ginagamit ni Mizu. Ala, anong lane nila? Yun nga eh. Ang hirap alamin eh. Okay. But... ayun na nga. Dragonite mid. And then, Lina 4. Offlane Viper. Okay. Okay. Alright, offlane. Wait lang. Lina position 5. Lina 5? Kasi si Ponlo yung Winter Wyvern kanina, di ba? Wow. Okay. Ganda. Well... maganda din naman si Lina pag clear out ng creep wave para hindi masyadong masakit si Darkseer. Mm. So why not Coconut? True, true. Diba? Pero with the heroes so far, I would go for the GXR. Sobrang nagagandahan ako sa set ng heroes nila. Siguro yung laning lang yung magiging problema dito dahil nga si KYXY, Viper up against Spectre and Undying. So, papalapit ka pa lang, masasaktan ka na sa poison na isang Viper. So, but I would go for GXR on this game. GXR? Pusuan natin, oo. 1-1. Maganda naman kasi draft nila, better than earlier kung titignan mo, tatlo na yung popronta. Actually, Pok, being evasive, hindi man sa... eh, alam nyo na, evasive naman. Hindi naman ganun kadaling mauli. So, possible kumulit lang ng kumulit. So, no problem talaga. Kung sakali. Diba? Mm-hmm. Pero yun na nga mga kaibigan, this is our game number 2 for best of 2 series between these two teams. Pero nga kaya maging story
Well, tignan natin kung paano nga kaya nila maipapull off. And for GXR, they have a better lane earlier. That's one. It's one thing to consider. Ngayon, tingin ko talaga mas goods ito for them, di ba? Teka. Mm-mm. Teka, ay, wait lang. Ba't nakaano ko? Yun. Wait lang, ba't natatakpan yung ano eh? Wait, wait lang. Ba't, ba't ang galaw? Ang galaw ng camera. Wait lang ah. Wait lang. Hindi pa. Ayun, okay na. Kumalma na, kumalma na. Kumalma na, kumalma na. Okay na, kumalma na. Oh, okay na? May blade daw, okay na, okay na. Kung may blade par. Ba't tayo gumalaw? 30 seconds to battle. Ah, okay. Okay, okay. Anong nangyari? Bumay blade yung ano. Ano yun? Okay, okay. Sorry for that, guys. Sorry po. Parang may... Tornado. Na-tornado kanino. Wait lang, sino nagko-control? Yeah. Ah, okay. Let's go. Oo. Okay, okay. So, yun nga, wait mga lang, idol. Hindi ko nga makontrol eh. Ah, yung Dota ko mismo. Sige, ikaw muna, JB. Okay, so anyways, guys, this is gonna be the game to action like what I was saying earlier. So, yeah, tignan na lang natin kung ano nga ba ang maging story behind this game too, behind their draft. Kasi both teams do have great drafts. Alam naman natin yan. It's just that, paano nila i-execute? Kasi syempre, nakita natin yung laning dito ng GXR. Stable. Sobrang stable compared to what team D had performed earlier. Diba? So, let's just to see what will be their game. But, also, nakikipagmamaan dito kay Pondo. This is good. For as long as nagkakaroon ng easy XP itong si Spectre. But with that, Viper as a counter on the offlane, sure, mapapunish dito sa inyo dream laning phase. But, pinakakailangan lang kasi dito ng isang spec. Siyempre, XP and resources para makapag-scale later on. Tama ka dyan. Pero Pondo, siya yung nag-lane dito sa may bottom lane. Okay na, Rebo? Nako-control ko na, so... Okay. Ayan. Goods na ba? Naka-follow na. So, Akala ko nga si Pondo yung pupunta sa top lane eh. Kasi, syempre, kanina siya yung position 5 eh. Diba? So, iniisip ko na lina yung mga magiging 5. Pero this time, ang maganda dito, sobrang flexi nila eh, no? Pwede mag-4, yeah. Pwede mag-5. So, so far, so good. And kung lane yung pag-uusapan natin dito... Goods lang din naman si Inyor Dream. Nakakapagpa-level at hindi naman nahaharas kahit papano. Yes. Yun naman yung, ano, importante. Yan. Yung talaga yung dapat na din i-consider. Pero, for this game, yung bottom, teka, dito lang ako sa baba eh. Pero tignan natin yung, ano, yung mid. Kasi, nagkakaroon din ng bigayan kahit papano ang pop. Tangibahin ko muna. Yun. Yan, sa akin. Okay, okay. Mm-hmm. Pero eto kasi JB, DK ano and yun? Puck, parang walang patayang magaganap dito eh. This is classic na matchup sa may middle lane na isa talaga na hero ko na kaya mag-lane up against Puck would be DK. Pero, Puck, ano to eh, parang anlabong magkapatayan ng dalawang. So sa side lane talaga babawi yung Puck dito. Knowing these two... Siyempre, diba? Puck, evasive, isa tanky. Both of them do have the damage, pero mamaya pa yan mga magpapainit. Yun talaga yung kagandahan naman ng mga set. But, yeah, let's just see kung paano magiging transition nila. Diba?
Kamutikan pa nga si Lina masolo kill doon ng Undying. Ako nga. Felix pa, no? Uy, pero ito, ah, nang nanakaw, ah. 3 minutes, okay. Nananakaw si Mizu. Well, ng stocks. Maganda yung ginagawa kahit pa paano nila dyan. But then again, alaos pa eh. Masyado pa maga para makita natin na ganito nga. For Mizu, hindi naman tas ito kukunin ng isang DK. Diba? Yung stock na yan. So, why not? Actually, hindi pala agaw yun kasi sa kanila pala kanila talaga yun. Kanila oo. Pero ang ganda na ginagawa niya, nag-jungle siya. Ang aga niya nag-jungle. Diba? Alam niya hindi siya... Alam niya kasi hindi niya kaya eh. Yan. Oo, sa top lane, Ursa, ang lakas nito na laner kasi JB eh. Tapos samahan mo pa ng ano, hoodwink na merong bushwalk in case na mag-surge ka, may pang-control. True. But, for this one, I do think yung pagiging stable na to will favor itong si In Your Dream. For me lang ha. That's my thoughts dito sa ating game. Kasi syempre, kung titignan yung maigi, yun ngang tropa dito would be Fox being controlled. Bushwalk is there. Ang gandang huli. Pero nakapag-face shift. No, Moon Moon getting that first blood. Taking Alacrity down. Moon Moon on the other hand being chased by Polison. Polison's a bit late there. Pero, hey, okay na yun. Diba? Masyadong greedy yung ginawa ng Fox doon. Dito kasi siya nag-winning reap eh, paharap eh, just to make sure na makuha yung range creep, but it's not worth it dahil... Not worth it indeed. Namatay siya at nakakuha ng free kill yung DK na supposed to be eh, dapat hindi. Kasi nga, sabi mo, sobrang evasive ng Puck, pretty impossible for DK na masolo kill or mapatay itong si Puck. Pero now na meron ng ultimate, uy, pero teka lang. Oops, teka. Magasi In Your Dream, magasi Polison, pero papalagad nila dito ngayon itong si Ponlo. But as KYXY approaches them, Polison will just die. Onti masyado yung damage. Oo. Ala, di sapat. Nalason. True, di nga sapat. Iyon, pero let's just check these guys out, what's about to happen. Pero mga Zeb, Mizu, medyo, ano dito ngayon, medyo hirap. Dahil siyempre, kaaway niya lang dyan, Newt. Tapos yung carry ng Team D. Free farming. So, parang in a way, masaya din pala yung Ursa, no? Oo, masaya yung Ursa. Wala siyang kalaban, wala siyang katapat eh. Pero tingnan mo naman si Mizu dito. Nakakapag-farm siya ng neutral. Under 5 minutes. Kaso, may iispatan eh. Oy? Pero... gandang huli para dito nga ngayon kay DK and Moon Moon got deleted there as Alacrity takes down from si DK. Okay, maganda. Maganda naman yung pinakita nila. Ursa, umalis na nga dun sa lane and maganda yung ginawa dito. Spec joined the top lane. Para din talaga tauhan na yan. Masyado nang masaya dito si BT Faded eh. Masyado diba? Mataas nga lang yung level, JB. Nang Ursa, oh, level 7, he's alone on top lane. Yun yung maganda doon. Iniwan na din siya ng kasama niyang si Hoodwink. Wala pa siyang kaaway. So, sobrang, kita mo, magka-level lang sila. Mas mataas pa nga ata yung experience ng BT Faded kesa sa DK eh. So, Taka, lasan na ba yung levels? Tignan natin. I mean, patay sila pero mas better yung experience ni Ursa. Compared mo kay DK. Minuha mo si DK. 490 XP per minute. Uuntiin yata ni DK itong gitna eh. Siyempre, as usual, DK jobs. Yan, yeah, just DK jobs talaga. Pero mga Zeb, eto na nga, patay muna si Ponlo. Good recognition for the side of GXR na okay, merong someone na nandito, yung word placement nila on point, but their carry is somewhat punished. Diba? So, tingnan na lang natin. Yung paglipat din ng ano dito, wait lang ha. Oops. Uy, teka, pumunta na nga dito makunat. Ngayon, nakapagunt na pala, pero merong wall, Moon Moon being focused, but there's gonna be the team fight. Moon Moon eh, God, vacuum, nakunat, nakatipi pa si BT Faded. Kaso nga lang mga kaibigan, Urs is now here, but inside, or... dito ngayon sa wall, mga Zeb, ang hirap niyan.
Andun yung laban, tapos TMD magre-react dun sa may wall. No, no. Ganda ng pagkaka-vacuum dun. Na-force out pa nila si VT Faded na, oh. No. Level nun, level 1 lang ha, pero... Ah, nagpa-farming niya ba yung illusion? Akala ko magpa-farm siya eh. Zigzag-zigzag dito. Ha, pwede nga. Kaso, wala. 5 lang. Hindi worth it. Sayang yung oras mo. Mag-farm ka sa illusion. Ha. Okay, sana yung bigay parang serpent words eh, no? Ah, sige, okay lang. Kaso, pa-5-5 piso lang ata eh. Nagkakamali. Pero maganda yung mga execution dito ng GXR. Ha? Sinusulit nila yung mga ultimates na pwede nilang iba to early stage of the game dahil nga malakas yung team fight nila. Sabi ko kanina, meron silang Haunt, meron silang Coil, and they do have the vacuum onto the wall. So, sobrang sulit. Ang ganda ng pagkaka-vacuum. Yeah. Ng Darkseer. True. Kaso, pero Dagon, alakit, hindi to yung typical na nakikita natin na build ng paka. Dati siguro possible. Pero ngayon kasi Witchblade, di ba? So, gusto nilang mang burst down kaagad. Hindi maganda to. Hindi, parang for me, hindi ako pabor dito sa item taste. Ito nitong sipak. Yoke. Pero, hindi kasi, kaya mo mag-burst, yes. Kulang sila sa burst eh. Kaya din siguro siya magdadagon. But then again, ang dali mong mahuli. Andyan yung DK, andyan yung Lina, meron pa dito mo. Kailangan mo ng evasiveness. Masyado greedy yung item niya. Kaso nga lang, lumalaban pa sila dito mga kaibigan. KYXY prolonged his life. But there's the Wait, again? Ones again. Deja vu? Lina, God controlled. Paul Son getting a double kill. Mga Seb, umahabol na nga dito ngayon. Si VT Faded, he walked past the wall once again. Yung slow talaga, no? Laking tulong. At saka, ang ganda kasi, ito, sulit na sulit every time. Sabi ko nga kanina, every time na cooldown or available, yung Dream Coil at saka yung wall, ginagamit nila. Parang ang deja vu yung nangyari, without the Haunt. Diba? Same area, dito pa rin. Nahuli. Yeah. Yung Team D. So, ganda ng pinapakita nila dito. Aha. Sabi mo nga dito, madaling hulihin yung isang puck, pero after naman he will go with that Dagon, maglilinkin naman siya. So may defensive siya kasi yung tanging panghuli lang would be this DK na merong Dragon Tail and possible first item Blink Dagon. At saka hindi niyo naman ile-level up agad eh. So just that Dagon level 1 would really help them burst at least yung Hoodwink. Kaya niya mong breach ng backlines, yes. But deleting Hoodwink is priority. Chance, ang dami niyang pwede maibigay. Bushwhack, andyan din si Lina, who can be deleted as well. But KYXY being punished onto the top lane. There's the dive out. And apat yung nandyan. He's got nowhere to go. Meron pang tombstone. Siguro para din maitaboy na yung Team D na hindi na mag-defend onto the top lane. Kasi nakaset up na dyan yung GXR eh. Diba? Yep. Kumbaga, settled niya yung GXR sa top. Yes. Dito na maglalaro si In Your Dream. Pero look at Poloson. Galing siya sa top lane. Nag-TP siya dito sa may tower. And then, he goes right here just to make sure na makakapag-stack siya for his teammate. Kaso nga lang, medyo matagal pang makuha yan. Unless si Spectre dito magkaroon ng, ayan, Manta style. Okay. Or di kaya si Darkseer na lang with that Ion Shell. Nakuha niya nga yung mga stacks dito kanina nung 6 minutes pa lang. Lalo na siguro ngayon. Ayun na. Ayun na. Oo. Grabe. Inuunti-unti lang oh. Pero ang sakit to. Yung sakit talaga. Level 4. And he's about to get his Aghanims. He's about to get it. Sacrificial kasi. Kita mo naman yung buhay niya. Sobrang baba na din. Ang daming stacks. Oo. Pinaprioritize nila si Mizu. Hindi, ganda kasi ng ano, ang ganda ng ginagawa ng isang ano dito. Ang ganda ng nagagawa, sorry. Ang ganda ng nagagawa ng isang Darkseer sa team fight and siya yung nagsisilbing ano talaga eh, nagsisilbing annoying thing para sa team D. KYXY, hindi masyado niyang napahirapan yung Spectre sa may bottom lane. Ang panlaban kasi talaga, ito kasi ang king for the heroes of Team D. Masyadong
single target yung heroes nila. Unlike naman sa GXR na team fight oriented eh. Yan. Once available lahat ng skills, pwede silang mag-group up, daragin nila yung heroes ng team D, and then after that one, balik na naman ulit sa dating gawi. Farm. Kung titignan natin, dapat yung team D pa yung gumagawa ng aggression. Mm-hmm. Kasi syempre, wala pang blink dagger eh. Nag-blink dagger si DK. Oo nga no, nag-Midas siya. Naku, gusto nilang sabayan. Mm-hmm. Yung pag-scale ng isang spec and yung Ursa, will do the same. He's going for the defusal na alam naman talaga natin na panlaban. Medyo contradicting yung item nila dito ah. Mm-hmm. So for kasi, naman. Tama. I agree with you na medyo contradicting nga yung kanilang itemization. Kasi, syempre, kung gusto nyo lamaban, you need at least DK na merong blink dagger para meron kayong proper initiator. Mm-hmm. Pero naman, what's good thing for Ursa naman with this defusal blade is... Okay. Okay, papalag. Viper, yun, ginawang wallet na nga si Kuya mong Viper, he's out for 30 seconds. And with the tombstone. Will it the tombstone? Lina, yep. Yes, pwede. Andyan din naman si Ursa with that overpower. All good yan. Kaso, ang iniisip ko ngayon, paano ko nasa likod yan? Diba? Mabibreach yung positioning or makakompromise yung position ng isang Lina. Yung Ursa man lalalim, hindi nila afford talagang pumasok ng ganun kalayo. Yes. Ang hirap bumawi ng team nila. Pero tingin ko, later naman, kaya pa rin naman to ng team D dahil nga etong si Moon Moon is with this Hands of Midas, iniisip niya kasi na okay lang, huwag ka na muna mag-blink dagger, hayaan mo sila yung pumasok sa atin. Kasi, DK, kita mo, nalulugi na sila sa damage. So, kung magbi-blink dagger pa siya, parang iisipin mo na baka hindi natin kayang i-burst down kung sino man yung dadageran mo. So, mamaya na lang. Focus na lang muna tayo sa farming with this Hands of Midas. Secure the late game. Tama. As much as possible. So, Uloson? Wow! Kau! Ayun! Dapat hindi siya nag-tombstone. Baka kasi wala silang planong lumaban. At saka ayaw niyang bigyan ng extra money. True. Si at saka Ursa. Sayang eh. Kung sakali man na mag-commit yung GXR, pag nag-buyback siya, if ever, pwede niyang gamitin and makapaghanap pa siya ng better position for the tombstone. Diba? Kasi pagka ganun, pressured ka na, mahirap na din eh. So, siguro reset na. Kakaiba yung vibe. Ito, first time ko nakita itong ganitong set ng Viper. Ah, yung pagong? Oo. Talaga, ito yung sa ano eh. Dire Tide. Ah, talaga. Hindi kasi ako naglalaro ng mga ganyan eh. Ooh. Kaya hindi ko alam eh. Eh, mayan. Pero, maganda. Mukhang pagong, no? Kaso nga lang, nakita na si Destries! Gusto lang sana ibigay eh. Okay, Spec. Pero, Pondo, chipping away. Alam? Ano pang gamit niyan? Ah, okay. Mag-heals pa lang pala si Phoenix. Makes sense. Okay. Ganims na si Mizu. Pero ah, despite na yung Team GXR lamang sa kills, nabe-behind sila sa farming ng Team D. Oh. Okay. Pero eto kasi si Alacrity kapag nagka-travel din naman to, automatically sobrang mape-pressure din yung Team D sa mapa. Kasi pag nagka-travel si Pac, automatic show na lahat ng lanes, ganun-ganun na yan. True. Ang iniisip ko ngayon, ano? Well, andyan naman sasabihin ko sana paano papatayin si Spec mamaya. Mm-hmm. Yes, andyan si Ursa, andyan si Viper, but then again, this Darkseer is starting to be one of their problems. One of their main problems, di ba? Kailangan siguro nila ng BKBs, early BKBs. And ito na nga, Ursa's aiming for that one. Pero, Destries, turn towards them. Matay na nga lang dito si Destries, mga kaibigan. Oo, mabilis lang, malambot lang yun. Uy, double damage, plus... Ang swerte! Roshan? Pwede, ang bilis lang. May tombstone pa, oo. At hindi ka mag,
Wala, ano to eh? Merong Desolate? Hindi na makakapag-contest o Desolate pa sa double damage. Katina. Sakto. Oh no. Oh no, oh, ay no, talaga. Malas-malasan, mukha naman talaga merong Coil Light Strike. Aray, tumama man, but they got deleted. Oh, to talaga. Yung ulti nitong si Spec, pero faded. Makakatakas naman, wala nang coil. It's already been used up. So, ay, buhay pa pala yung tier 1 tower dito sa may middle lane. Oo nga. Gandang pick off by GXR. They know na nandun lang yung Lina eh. Kita mo yung wards na, sobrang ganda. Siyempre, you wouldn't expect there's a observer ward right here sa may outpost. Oh, di ba? Ako, nako. Pero, Darkseer? Eh, Aghanims, laking tulong nito. Bigyan mo ng tawag dito. Iron Shell si Spec. Bigyan mo Iron Shell si Undying. Wala, papasok na lang ng papasok yung mga yan eh. Diba? Pero wait. Lina, ikaw, the silence. Pasok. You know where to go. Auto in. Niluluto na lang sa Iron Shell mga Seb. Pati? Grabe yung DPS damage dito. And yun ang sabi mo kanina, tamang bigyan lang ng Iron Shell itong si Inner Dim, si Puck, or yung kanyang sarili. Sobrang laking tulong na nun. At saka, it gives out 300 health for both of... Oo, sakit nun. Okay. Oops. Pero, wait lang ha. Wala na coin? Fresh BKB ba yun? Fresh BKB na gamit lang just to make sure na makaka-escape siya sa... Win-win? Grasp ng GXR, yes. Win-win situation. Walang BKB isa, walang coil yung isa. So, medyo malabong lumaban. And that gives a signal for Usa to continue his form. Together with the DK na kukuha na nga ng dagger. So, ngayon palang magda-dagger itong si DK. Goods naman. Kasi, ang akala ko, pagka Midas niya, siya kasi magda-dagger. Kasi, anong gagawin niya kung papasok siya sa loob nang wala siyang BKB, di ba? Oo. Sobrang tama lang din yan. Na nag-BKB muna si DK and continuous lang yung kanyang farming kaya nga hindi din siya na-delay kahit na medyo nalugi sila kanina sa kills, sa gankings because of these hands of Midas. Kung mag-i-stay lang naman sila as idle, why not? Hands of Midas is the best. Farm until such time na makakuha sila ng decent item. Pero for Ursa, eto na. Medyo nag-pay off na yung kanyang defew. Diba? Hindi man sila lumaban, kumuha naman siya agad ng early BKB that he needs. Kaso nga lang, Distress just giving out space for his team. Coil being used up just for him. He's inside the tree lines. He caught that one. But when they lose their own, makikita sa mga kaibigan, there's the Dagon. Ano to? Dagon 2? Ah, Dagon 1 pa din. Oh, lambot kasi. Lina, saka ano? Hoodwink, nagiging pagkain lang ng Puck with this Dagon na build. And kung makikita mo naman dito, JB, hindi na nga nag-blink dagger eh. Kung wala atang blink dagger, walang plano atang mag-blink dagger, o meron na? Ah, meron. Pinadala lang, just okay. Now. Oo. Kala ko, hindi na siya mag-blink dagger eh. Moon? Kaya lang, Moon, magiging food ba dito ngayon? There's gonna be the vacuum Moon being chased down. Pondo, hinahanap dito na itong si Jokam as he go through the three lines, but wait, my search in the rescue na nangyayari dun sa may top lane, sa may three lines, pero Alacrity with the TP on the mid lane, they're shoving this one. Alam nilang nasa baba yung Ursa eh. They know pwede silang mag-attempt. Pwede talaga. Oo. Okay. Available din yung ultimates nila. Though walang Dream Coil. Uy, pero... Okay. Kita? Silencio. Pero hindi na nilego ko. Masyado na malalim dito ngayon ng isang Viper. Mukha siyang DK. Diba? Mukhang dragon ni DK eh. Ayun o. Yung dahil sa backpack. Oo nga eh. First time ko talaga nakita ng ganitong Viper. Na set. Kasi, alam mo ba si Rubik, pag nakanakaw siya ng dragon form, di ba maliit lang yung dragon? Oo. Parang ganyan yung itsura, no? Oo. Alam mo nga si DK, malilito ka eh. DK ba to si ano? Si KYXY. Pero si KYXY sobrang nade-delay na din yung kanyang farming. Hindi masyadong naging maganda yung kanyang laning phase, I would say. Kasi usually si Viper yung
tipong hero na nag-aano talaga, nag-i-snowball ng early kasi nga sobrang sakit niya sa laning phase. Pinabackdoor na lang nila yung ano. Wala na. Ang unat ni Spec. Dito mo halos wala nang bawas yung Tori sa kanya. Mm-mm. Meron din siya dragon skill eh. Armor, HP regen. So, wala silang magawa dito sa Spec so far. Unless si Ursa ay mag-snowball. Meron ako narinig na Dream Coil. Meron nga. Meron nga Dream Coil. Nagkabakbakan kaso nga lang itong si Lina, mga kaibigan na buhay pa with the Glimmer Cape. They don't have any vision this time around. Ponlo won't be stopped. Mizu tried. Dug in plus that vacuum. Too late. No. Too late. Oo. So, no engagement yet. Nakakita na ba tayo ng ulting fight? Uy, ito yata yun. Ito na nga. Yung full team fight na hinahanap mo, patay! Si Phoenix walang buyback. So, teka lang mga kaibigan, mukhang out muna ang tropahan. At, yun. Alam ng GXR, hindi tayo pwede mag-commit dito, walang Phoenix. Oh, wala din Tombstone, kaya din nag-commit dun yung ano eh, Team D. Pero at least si Phoenix lang naman yung kanilang nakuha, no other casualty, dahil nga, sobrang liliksi din ang heroes ng ano dito eh. Team D. Ayun nga. Yun yung good, yung magandang term. Maliksi. Diba? But this is anybody's ball game at this point. 13-6. Tapos, 1k lang yung gold lead ng GXR. Something's wrong. Diba? And for Team D, tumagal yung game na aayon sa gusto nilang gawin. Wait lang. Alacrity taking pawn. No? Okay, that's just a support. Pero, like what I was saying, yung Midas dito ni DK, nag-pay off. Mm-hmm. Yung early item ni Ursa na pagkuha ng defusal, di man siya nakakill ng nakakill. Nakapag-scale pa din sila kasi wala naman sa kalaban eh. Oo. Diba? Go farm lang halos. He's not dying. Mm-mm. Nakakasabay pa rin nga siya kay Spectre kahit na ganito yung itemization niya. What more pa siguro kung yung mga item na to yung mga Battle Fury. Pero of course, hindi naman na kasi ano si Battle Fury dito kay Ursa ngayon eh. Unlike before na uso talaga yung Battle Fury. So, eto na ulit, binabalik na yung Battle type ng Ursa na defusal. Dati nga, Madness tsaka Basher pinagsasama para talaga sobrang suntukan. Kasi syempre bayad na bayad din yung Fury swipe eh. Pero tama kasi sinabi mo JB na kahit pang battle type yung ano ni Ursa dito, still maganda pa rin naman yung resulta dahil nakakapag-farm pa rin naman sila na maayos. Pero there's a smoke play. Teka, Ponlo. Nakita ka so nga lang. Oh no! Fuck! That's fine! Nasama pa sa stand eh. Tropa, mga kaibigan, that's hard. Akala ko si ano yun? Si Viper, si DK na pala talaga yun. Taguluhan ako. Oh no, mga chong, this is gonna be undying. How ironic. Kumamatay, babaw, wait lang. Ang ganda ng vacuum into the wall. Saan sila naipit doon sa may clip? Pero paano kayo tatakbo? Tinutuplet sila ng mga illusion. BKB will be dead. Big Faded will jump down. Mga Zeb, Moon on the other hand, will TP back. KYXY, makikita nila dito. Kaso nga lang, pumapalag pa nga dito ngayon yung GXR with their play. Yung Team D biglang naunsame and KYXY is about to fall. His BKB duration is not enough to save him. Napakaganda ng ginawa ni Mizu right there. What a game changer team fight. Supposed to be disaster na yon for GXR because there's no puck that moment, but again yung execution ni Mizu dito with this vacuum and wall. Nasayon yung BKB ng DK. He used it up just to make sure na makaka-PP out siya safely together with Dina at nadamay pa yung Viper na nananahimik lang. Ayun. Sad! Ganda nung vacuum, no, par? Ganda nun sobra. Sobrang ganda nun. Yun yung, siguro, ano, yun yung turning point ng GXR. Siguro kung may follow-up na egg yun, and then together with the Dream Coil, it's over. It would, it would be costly for Team D. Grabe. Kaso, buti napatay ng Team D, no? Yung dalawang heroes na to kanina before nagkaroon ng vacuum onto the wall. So,
Si Puck naman dito, he was just trying to secure right now yung kanyang Lincoln Spear so that, ayun, hindi na siya mamatay. Kasi kanina, nabigyan siya eh. Nasampulan siya ng DK stun eh. And then after that one, automatically Team D could burst him down. So, prevent niya lang na mangyari yun ulit. Yan. Pero, smoke. But, Joe Cam. Ooh. Leaving some ward. VT faded is here. Catching Paulison. Medyo gulo-gulo. Labu-labu yung bakbakan. Yung oil ginamit para lang dito ngayon kay Hoodwink. But the illusions of Spectre focusing down Moon Moon. Alacrity with the silence on the back end, mga kaibigan. And ito na nga yung itlog. May wolf pang nilagay para mas low yung mga dadaan. Kaso nga lang, si Ursa kinakabgab dito ngayon yung Egget. Good, good, Wappy for GXR as they've taken down Ursa. This is a chance now for them to take this Roshan. Ayun na, may tombstone pa dun. So tatagal talaga yung pag-atake dito ngayon kay Spec nitong Roshan. And I think, Spec, mabilis-bilis niya makukuha yung Roshan ngayon. Oo, naghahanap pa nga sila ng kill eh. Oo, suntok patay pa. Pata. Yata pata mga sep, Moon Moon, tanggal kunat dito kay Mizu. Magkaka-dream call! Ay, dream call? Oy, grabe naman. Auto-commit. Pero, oh no! The vacuum's off. Steven oh no. Dead. That's costly somehow. Pero Destris will now die. And, ang hirap pa. Labo-labo eh. Oh, oh, iba-iba yung target ng Team D. Team D, kita mo si Ursa, sobrang layo niya. Kanina dito siya banda and then yung kasama niya nandito. Umalis yung kasama niya kasi may Phoenix Egg. Though he's able to bring down the Supernova, problema, iniwanan na siya, nagsitakbuhan na yung kanyang mga kasama. Yun yung mahirap dun. Ganda, ganda. Nalilito sila eh. Kailangan mong hanapin yung si Tombstone, kailangan mong hanapin yung Supernova. Ang hirap. Puro sila single target. Magkabilaan eh, no? Ay. Hindi mo alam kung sino pipiliin mo eh. Sino nga ba? Tombstone o Supernova, what's more important? Kahit sino, napaka-annoying. Kaya ang ganda ng combination ng support nila dito eh. Undying, good in laning phase, together, ganun din with the Phoenix, and then yung teamfight talaga, bayad na bayad for GXR. And ito na senior team, almost there with his butterfly. Mm-hmm. True. So, sa ngayon? Sabi ko siyang link. Oy! Tako! Patay si Alacrity! Yun yung kagandahan, wala nang taga-control dito ngayon. Medyo lessen yung magic damage dito ng GXR. Okay. Oops! Lalaban okay. Sila? Lalaban mga Seb, nagkabigayan. Ito na yung Egg Undying still alive but no VT faded deleting those two. Actually, Polo took down itong si Polosod. Pero mga kaibigan, that's clear error for the side of GXR. They underestimated the power of Team D. Ages wasted for Spectre. Though Mizu is there. Oh! Wait lang! Ay, it's not wasted. There's Beast for help. Ow! Oh, undying. Nasa taas. Kaso nga lang mga Zip, there's Spectre playing around, surviving. KYXY is dead in your dream. Inside the heads of Team D. But look at this. Surge! Oh no! Na-stun pa dito si Pity Faded. Spectre is alive. Gusto pa niyang tumulong. Sabi dito ni Mizu, wag mo nang sayangin. Magbaka na. Well, that's happening itong si Poloso naman. Nahanap si Polo. Babalik pa oh. Babalik pa. Babalik pa naman talaga si Tropa. Ay. Spectre is doing it. Grabe yun mga Seb. We really thought that was Team D. Oh no, coil para dito kay Yudwig. Siguro sabi niyo, kanina pa ako binibigyan ng coil nito mag-isa. Oo. Diba? Ang maganda kasi kay Puck, hindi matagal eh. Parang hindi masasayangan na, okay, coil ko na to. Hindi na matagal yung cooldown ng ultimate ko, so why not commit it on anybody?
At saka helpful 'yun dahil pwede sila mag-transition onto high ground, pero grabe yung ginawa ni Mizu right there. He saves the day for GXR with all those vacuums onto the wall, and he also saved the life of the Spectre. That's for sure, kasi akala natin dead meat na eto si Inner Dream, napapalibutan na siya ng limang heroes ng Team D. But Mizu right there at the right timing dumating at nailigtas yung kanyang kasama at ang kanyang team. Yan. True. Pero eto, AJ, ah. Yung GXR dun, sobrang ganda ng pinakita nila. I mean, it was a clear error on their end. But then again, nabawi nila eh. Natapalan nila yung pagkakamali nila in just a snap. And just like that, nabaliktad nila yung lahat. Napatay nila si Ursa. Nakuhaan man sila ng Aegis, but it's worth it. It's worth it indeed. Though hindi man sila nakapag-force out ng buyback, but again, mabuhay ka lang dun sa team fight na yun. Gucci na yun para sa kanila. And uy, wala na tong Black Dragon, ha? So, wala na ba? Wala na nga mga sep. But BKB is there. Intro Glimmer by Hoodwink. Kaso, hindi umabot yung hit. Nakatakas pa nga ang isang PK. Uy. Oops. Okay. Clearing muna ng creep wave, but think GXR doesn't want the 2-0. Ayaw nila ng 2-0, pero Alacrity's Dagon not that effective for Ponlog. Dahil, syempre, meron siyang mechanism. So, added regen, added health. So, Gucci pa din ako. At saka, tingin ko naman, Spectre with this double damage can... They can go for high ground. Kaso nga lang, medyo risky yun. So, if they wanna go for high ground, they badly need to get some pick off. Siguro, or pwede din sila mag-force out ng team fight. Kaso nga lang, have mana kasi si Puck eh. So, medyo hindi siya advisable. So, iniisip ko kasi pwede din sila lumaban dahil nga walang Black Dragon kanina or Elder Dragon form yung side ng GXR. Pero right now, nag-cooldown naman ha. Ang BKB niya rin is pa-cooldown na. Pero naghahanap pa rin sila ng laban, which is pretty good. Ganda to, nakasunod lang sila sa likod. And gusto nilang sulitin kasi yung double damage ni In Your Dream. Yan. Pwede, pwede. Pero tignan natin kung ano nga kayang pwedeng gawin dito ng TPU. Dave, up! Kaso? Nako po! Grabe naman si Alacrity, Jumoko Lords. Lahat sumunod sa orb. Not knowing, nagstay lang siya doon and then he dug out. Yep. Oh no. Kahit ako di ko mahabol eh. Totoo, hindi ko na-expect na doon siya pupunta eh. Uy, may nag-haunt? Teka, saan yun? Nag-haunt. Lalaban. Ito. Patay si Pondo. And, teka lang. I just want to clear things. Kasi parehas ng tunog ah. Wala pa siyang aganims. Yung shadow step kasi, same lang ng sounds. Oo. Pero yun kasi for one person only, kung sino yung tinarget mo. Yan. Saka maganda yun kasi unlimited, para ka nang may hot every time. Like kung sino yung i-coil ng Puck, pwede mong patayin, pwede mong sundan. And then it's only 35 seconds yung cooldown. So parang makakaapat ka na sa shadow step, tapos mag-cooldown na yung hunt mo. Uy, spell prism, ganda pa na nakuha dito ng GXR. Puck. Ganda niyan kay Puck, oo. Oh. Para hindi na talaga mahuli since yung Puck dito, ano naman yung style niya eh. Hindi naman siya yung right click. Aha. Ito medyo mahirap tong hulihin. Merong Spell Prism, merong Linkin Spear. All you need to have is a great reflex and then wala na. Hindi ka na mahuli. True, siguro true, kanina, true. Nahuli lang talaga siya kasi, syempre, nakasmoke. Uy, ganda din yon. Ganda naman ang neutral light and flicker. Totoo. Kanino yan? Kay Phoenix? Ayan yun, maganda yan kay Spec. Spec yata din. Oo. Dispel, tapos hindi siya makukuha. Stormcrafter. In a way, goods din. Same lang ng bigayan, pero teka lang, eto na nga po ngayon, nakapagbigay na ng Shadow Step and the Hunt. Etong si kuya mong Spectre, actually Shadow Step lang yung ginamit niya kasi yung hunt niya.
still on cooldown. Patay muna itong si Pond na mga kaibigan, the Sunray, dealing damage para kay KYXY na nag-BKB in through TP mga kaibigan. Ito na nga po ngayon si DK nag-BKB pero mananakbo lamang siya dyan. Disregarding the obstructions, pero nakahabol si Polison together with Spec. Polison meron siya doon, spider legs, but not knowing, evaded is there. Papalag naman ng tropahang team D, pero naku po, just a normal punch para kay Destris. Nice, that's it. And there we have it, the hunt, double kill for In Your Dream. They just kept on going, mga kaibigan, the vacuum, KYXY is in danger. Oh no, Alacrity. Mayayari ba? Hindi. Ang tindi naman talaga dito ni Kuya mong Pak. And just like that, mga Sef. Uy, iniwan lang si Lina doon. Pero buhay pa si Ursa together with Lina. Both of them have the potential to clear the creep wave. Kaya yung GXR, hindi sila magiging ganun. Kapatay sila. Pero wait lang. They will fight. LSA, on the other hand, will not connect. Vacuum into the wall, mga kaibigan. Pondo, tinamapan ng Koilo. No, this is bad. Ursa is out. This game is over. This game is over. Ika nga. Wala eh. Walang buyback yung heroes ng Team D. And, well, ang ganda ng execution dito ng team fights ng GXR. Sobrang likot ng pack. Wala masyadong panghuli yung Team D. And, for me, draft-wise, sobrang ganda talaga ng heroes ng GXR. And nag-step up si Mizu dito sa game na to, that's for sure. With all those vacuum walls na sobrang ganda, especially dun sa may triangle kanina. And Alacrity's first item Dagon nag-pay off. Kasi he keeps on getting those free kills coming from supports. Ayan, si Poloson at saka itong si Hoodwink. Sobrang lalambot lang. Isang combo niya lang, dun siya nagpapayaman. Yan. So, those ay, hindi pa pala Uber kasi hindi pa naman tinatapos ng tropa. So, okay, okay. Going for Mega lang? No, going for Mega. But then again, the advantage is already there. Oo. Maybe one last team fight for Team D before sila tumawag ng GG. Or maybe, man, nag-iisip lang kung meron pang chance of comeback. But the problem right now, another problem is Roshan. Mayroon pang refresher na maganda for Phoenix. So, isang last team fight. Malay mo manalo at ang problema nga lang kahit manalo sila sa team fight, how could they end the game? Totoo. Ang hirap. There's still two towers. I mean, two. May tier 1 towers pa. Mayroon pang tier 2. Ang hirap. At saka hindi ko yung tipong ang bilis bumasag. Only the DK. DK Ursa. Ursa, hindi pa afford maging sobrang lalim kasi mabibreach yung ano niya. Yung position niya pag gagana. Gusto niya yung mabibigla siya sa yung uubos eh. Diba? Kailangan niya mag-focus talaga ng tao. Kailangan nilang ma-team wipe yung GXR ng onti lang yung nababawa sa kanila. Ng onti lang ang casualty. But how? Diba? That's the question. How? Parallel wall drop there by Darkseer. Pond of the BKB will survive for a bit with this thing. Etong si Viper. Dali na mga kaibigan. Tapo, refresher. Talagang wala dadaanan in another one. Tatlong Ursa kalapan nyo dyan. Oh no. Tatlong refresher yung ginamit niya eh, no? Tatlong refresher indeed, GG. Itinawag na ng Team D kung gaano kaganda yung nilaro ng Team D ng Game 1. Same thing happened. But, para sa different team. Totoo yan. Ang ganda din ng draft ng GXR dito para lang sa akin. True. Sobrang kompleto sila sa Ricardo, team fight wise, sustain. Ang ganda din ng pinakita nila early stage of the game. With the smokes, yung mga pag-utilize nila ng skills nila later, early stage of the game, yung kita nila, uy, available pala yung Dream Coil at saka yung vacuum wall. Why not we use it and kill DK to delay his farming potential? And yun na nga, DK usually nakikita natin, unang item, Blink Dagger, hindi niya nagawa kasi grabe yung pambubos at saka sa kanya na GXR. So with that, na-lessen up yung pagiging aggressive ng lineup ng Team D, which is Ursa supposed to be na
patay lang ng patay, hindi nangyari. Hindi natin nakita kasi wala silang initiator na may blink dagger. Medyo na late na din. Naging factor din, no? Naging factor din talaga yung hindi nga nag-dagger dito yung DK. Went for that, they call this Midas. Yan. Siguro yun talaga yung naging factor. But yeah, mga kaibigan, that is it for our series. Congratulations to GXR as they've tied up this one. So, 1-1 ang kanilang score. And, ayun nga, kami ang naging shoutcasters nyo for this series. This is JB. And this is KJ. We'll be right back for another series ng PNX Bet Southeast Asia. So, easy lang kayo mga kaibigan. Alam muna, sa ngayon, we'll be taking a quick break. What's up, mga